sa'yo ang higay. Sa piling mo, sinta ang pagdurusa. Madilim na kahapon, di ko na alintana. Dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nang bago. May kasabihan tayong kung ano ang ating tinanim, siya nating aanihin. Ilang ulit nang napatunayan ang kasabihang ito. Ngunit, ilan lamang sa atin ang nakaalam na sa bawat ibubunga ng ating ipinunla, tayo'y may pananagutan na sa lahat ng kahihinatnan ng ating kinilos at ginawa, tayo'y mananagot kahit pa nga hindi ito ang ating layunin. Ito ang buod ng aming handog sa kasaysayan sa hapong ito. Sana'y maibigan ninyo't mapulutan ito ng aral. Ito po si Attorney Jose Sison. Agad po kaming magbabalik. Chismis na naririnig ko tungkol sa inyo. Alam mo, kayong dalawa ng babae mo dapat na mahiya dahil ang kakapal na mga mukha ninyo! Ayoko na nakikita yung pagkumakamuto. Nintindihan mo! Dito ka lang sa bahay. Hindi ka alis dito! Kahit kailan! Thank you.
Nay! Nay, kain na po tayo. Sige, mauna ka na, Bobo, at susunod na ako. Ay, marami na po yun eh. Magkat mauna ka na. Kailangan tapusin ko to. Eh, kumain mo muna tayo. Alam mo, marami pa akong gagawin. Kailangan tapusin ko muna to. Papatuyuin ko pa to. Paplansyahin ko pa. Tapos kailangan bukas dadalhin ko to sa bahay ni na Aling Choleng. Bukas ng umaga. Di po, Nay. Di po muna ako kain. Hintayin ko na lang po kayo. Away ng tatay. Ha? Tsaka lagi niya po kayo sinasaktan. Tsaka po narinig ko po, ano, may babae po si tatay. Bakit po? Hindi niya po ba tayo mahal? Tsaka po, naisip ko rin, sana tayong dalawa na lang po. Sa tingin ko po, mas magiging tahimik po tayo. At wala na pong mananakit sa inyo. Tayo ng tatay mo. Kaya na nga, kaya siya nagkakaganoon dahil sa siguro namomroblema lang siya sa buhay niya. Pagod lang siya sa trabaho, kaya siguro nagkakaganoon siya sa atin. Eh, Nay, kaya po ba kayo naglalaba para tulungan niyo si tatay? Siyempre, hindi ba kailangan magtutulungan kaming dalawa? Ako rin po, magtatrabaho kay tatay tsaka sa inyo. At siya, para kumita po ako ng maraming pera. At pag kumita na rin po ako ng maraming pera, siguro naman hindi na siya magagalit sa'yo. Hindi ka na nga. Kumain na tayo. Ito na ba? Ikaw ba ang dami na sinasabi? Dilig na dinig ko ang pag-uusap nila. Naku, Kaloy. Talagang nilalaso na ni Uping ang pag-iisip ng anak mo. Kaloy! Oh. Hoy! Nakikinig ka ba? Oo, Nay. Hoy, ano? Wala ka bang gagawin? Eh, Nay, marami na akong problema. Eh, hayaan mo niya mag-ina. Doon sa ina, wala akong pakialam. Pero doon sa apo ko, meron. Nay, kung ako lang masusunod, matagal na ako umalis sa bahay na to. Bay, paano naman ako? Siyempre, kasama kayo. Saan tayo pupunta? Saan tayo ditira? Magsasama lang kami ni Presi. Presi? Yung ba yung babaeng... Oho. O, yun naman pala at may balak na kayong dalawa. Bakit nagtitiis pa tayo sa bahay na ito? Eh, hindi pa panahon eh. Bakit? Mga dalawang buwan pa bago umalis yung asawa niya pupunta sa Saudi. Kaya magtitiis muna tayo. Maghihintay muna tayo, Nay. Kung ganun. Masa, sige. Pahinga na. Magluluto. Pinapasok. Kapatid mo raw eh. Kamusta ka na? Ay, hindi. O, ba't napunta ka rito? Buti naman napasyal kayo. Ba't ngayon ka nang napasyal? Eh, te. Ang totoo niyan, hindi lang ako napasyal. Makikiusap sana ako sa'yo ngayon. Eh, papansin mo, may mga dala akong mga damit. Eh, kung pwede,
dito na lang muna ako, panandalian lang. Kasi, tayo nagka-problema kasi ako dun sa pinapasukan ko. Yung amo ko kasi, tatlong buwan na hindi pa rin ako sinusweldohan. Kaya, umalis ako. Ay, nako, walang problema. Okay. No problem. Dito ka muna sa amin, tumira. Teka, dito ka lang muna. Teka, open, sandali. Abay, eh hindi pa alam ni Kaluito ah. Basta ka na lang sasagot ng oo sa kanya. Abay, hintayin mo muna ang desisyon ng asawa mo. Nay, siguro naman ho, wala akong masama kung patitinayin ko ang kapatid ko rito. Kilala niya naman siya. Kapatid ko siya, kilala rin ho siya ng asawa ko, si Kaloy. Anak niyo. Isa pa, Nay, may karapatan din ho ako sa bahay na ito dahil hati ho kami ng anak ninyo sa pagbabayad nito eh. Abay, kung kayo ho, inaho niya kayo, pinatitira niya kayo rito. Eh siguro naman po ako, inay, may karapatan din ho ako na patirahin ko ang kapatid ko rito. Sa ka na, Nay? Uy, nakao ka na, Nay? Karoon na lang, Tay. Karoon na lang. Ay, ito na tayo. Ah, sa tagal kita si Bulad. Binara-bara sa harap ng kapatid niya. Tama ba yun? Aba nako, anong pinagmamalik niya? Itong bahay niyang bulok, akala niya yata palasyo, kiliit-liit naman at kebaho-baho. Inay, saka natin pag-usapan to. Pagod na pagod pa ako, wala pa akong tulog eh. Eh, ano man ang hirap sa'yo eh. Pag ako na nagsasalita eh, ipapasok mo sa kabilang tenga mo, ilalabas mo sa kabila. Hindi mo ako pinakikinggan. Ako, na ina mo, binabaliwala mo. Inay, hindi naman sa ganun eh. Yan kasing hirap sa'yo eh. Patigas ang ulo mo. Kung nakinig ka sa'kin, hindi si Upeng ang magiging asawa mo. Hindi sana ganito ang kalagayan natin. Eh kasi naman, matigas ang ulo mo eh. Akala mo, alam mo na ang lahat. Pero ano, pag nagigipit ka, kanino ka tumatokbo? Dito, dito sa nanay mo. Ang hirap sa'yo eh. Ang yabang mo eh. Wala namang ibang tumutulong sa'yo. Sino ba tumutulong sa'yo? Hoy! Aloy! Ako, hindi ba? Ako lang ang tinulungan ako. Kahit walang sapat na dahilay, nagkakaroon ng problema. Ang maliliit na problema ay lumalaki. Ang mga ito ang unti-unting sumisira sa pagsasama ni Nauping at Kaloy na sa simula pa lamang ay masasabing mahina na ang pundasyon. Dito may kawala. Tumisda pa ako dito. Sarap yan kayo rin yan. Pag-aaral mo ha. Kung saan mo kapatid, mahalap to. Oh, alis na ako. Gabi na. Umalis eh, pag-uwi kong tatanungin mo. Kasi naman napansin ko nito mga huling araw eh, tinatanghali ka na ng uwi eh. Hindi ba dapat eh, umaga pa lang? Ay, ano naman. Magsisimula ka na naman. Painitin mo naman ang ulo ko. Ayan naman ang hirap sa'yo eh. Nagtatanong ako sa'yo, pagka tinanong ka, paandaran mo ako ng galit mo. Eh kung tutuusin, dapat ako magalit sa'yo ah. Imbis na dito ka sa bahay natin umuwi, nagbababad ka doon sa kabit mo. Hoy! Tumigil ka, ha? Pwisit! Kaloy, yung baon mo, sandali. Kaloy!
Ano ba? Sabihin mo na kung ano ang pagkain, ha? Kung ako lang ang masusunod, alam mo ba na laso na ipapakain ko sa'yo? Talaga ba inaasal mo ako? Uuwi ka rito, tanghali. Gutom ka, mainit ang ulo mo. Ba't di ka makikain sa bahay ng babae mo? Aminin mo sa akin, di ba? Nakikipagkita ka sa kanya. Nakikipagkita ka sa kanya. Aminin mo sa akin! Ano ko? Eh na ngayon! Kung nanggaling ako kay Presi, ikaw naman talagang para sa buhay ko eh! Pagka ako nang puno sa'yo, iiwala na kita! Buisit ka! Mauna ka na, Adora. Malapit na namang matapos to eh. Kukunti na lang, oh. Para ka namang walang kapagod-pagod, eh. Ito pa rin marami kaming babayaran. Marami kaming mga utang. Wala ka rin kapagod-pagod sa pagmamalupit sa'yo ni Kuya Kaloy. Ate, Ate, bakit mo sila pinapayagang api-apihin kanila? Mahal ko si... Mahal mo yung asawa mo? Mahal mo? Ano yung ibig sabihin ng mahal? Bakit? Ikaw, mahal ka ba niya? Pakailam ko, dati ka pa naririnig niya. Dati ka pa niya nakikitang inaaway-away ka nung... Eh bakit? Yung anak mo ba? Mahal ba ni Kuya Kaloy? Ate, alam mo, mula nang lumipat ako rito sa bahay mo, eh, hindi ko nakitang kinausap niya o kinarinyo man lang niya yung anak niya. Ewan ko, parang nabibingi ka sa akin, te. Ate, makinig ka naman. Kailan mo ba ididilat yung mga mata mo? Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba nakikita? Sinasayang mo yung buhay mo. Sinasayang mo yung buhay ni Bobot. Dito dahil lang dyan sa dalawang... Ay, walang hiya kasi yan eh. Walang hiya talaga eh. Kara na. Nag-abot na. Nag-abot na ba si Kwan ba? Si Ibangan. Basta mo kasabot ah. Ay, ugangan mong si Belia. Si Belia Flores ba? Di? Manol mana. Manol mana. Biyan kayo baluhan. Isa sagot niya. Biyaan mo siyang pagkaladlawan ba? Apo, halika doon sa labas. May pasalubong akong puto. Magmiringan na tayong dalawa. Alam mo, te? Nick, kung ako lang, ano? Kung ako lang may biyana na katulad niyan, ay, nako, kanina pa, tinamaan yan sa akin ng plansya. Pwede ba itong hindi ka na? Hindi yan makaintindihan sa atin, eh. Ikaw rin, kakagulo-gulo tayo rito. Pinapatigil mo pa ako? So kasi, hindi na, naiinis na rin ako sa'yo, eh. Ikaw kasi, pamartir-martir ka. Ate, hindi na puso ngayon ng martir. Diyos ko naman, kailan ba pasok sa utak mo, te. Dapat, ano ba, matuto ka nang lumaban. Nagbaw ka lang ng baw. Lumaban ka na! Dito tayo magmigyan lang dalawa, ha? Bot, asan ang tatay mo? Ay, tulog pa po, eh. Ah, ganon. Iho,
Anong naririnig mong pinag-uusapan ng nanay mo at saka ng tita Adora mo? Huwag mo sasabihin sa kanila na nagtatanong ako, ha? Ha? Ano? May narinig ka ba? Iwan ko po eh. Hindi ako marunong mag-ilonggo. Sige, kumain ka na lang ng puto. Okay, kinagamit ang sina pag sinusundan nito ng dalawa o maraming aming ngalan. Okay, kuha mo na yan. Okay, ginagamit ang pag ang sinusundan ay isang karaniwang pangalan. Okay, ginagamit ang Nay, alis na ako. Ha? Aba, hindi ka ba muna kakain? Hindi na. Adora, ang ate mo? Umalis, kuya. Nagdala ng labata kina Aling Sol. Pakisabi na lang na umalis na ako, ha? Sige. Nay, tuloy na po ako. Sandali lang, yung bawon mo, nakahandaan yung kanin mo. Ulam na lang. Okay. Nay, pwede bang Vienna sausage na lang? Oo, nadagdagan ko pa. Please, alam mo na kung masarap yun. Pwede ba, Nay? Oo naman. Sandali na, ha? Paki-lagay mo na si Supot na yan. Oo, oh, andyan na. Wala mo tunay. Na! Meron ka bang 50 dyan? Bigyan mo naman ako. Matagal na akong hindi nakakapag-dinner. Pwede? Oo, Nay, oo. Yun lang pala eh. Ito na eh. Sakto ito. Salamat, anak. Nakakapag-dinggol ng lana. Sige pa na eh. Sige, inyata na ka. Salamat ulit na eh. Ba naman niya dadalhin yung mga pagkain na yun. Saka, ikaw rin na nagsabi sa akin, may ibang babae si Kuya Kaloy. Mga walang hiya talaga sila. Talaga, mga walang hiya. Lalo na yung nanay niya. Ako, napaka walang hiya talaga niyan. Kitang-kita ako, te. Kinukonsinti ng biyanan mo ang asawa. Ay, nako. Hindi ko nga, nagtitimpi lang talaga ako eh. Ara ng ugangan mo. Ba't hindi mo, pamangkutan niya? Para mahibaluhan! Nagbabastos ka ba? Marunong ka mag-Tagalog? Bakit hindi ka mag-Tagalog? Baka binibenta niyo na akong dalawa dyan, ha? Magkaganitong talo ako sabihin ko, makikita niyo. Hindi kaya ako ang matagal niya nang ibinenta? Ano? Hindi ba totoo naman? Alam ko naman eh, simula nung araw pa. Sa simula pa lang na relasyon namin ang anak ninyo, ayaw na ninyo sa akin. Kaya ginagawa ninyo ang lahat para masira ang relasyon namin. Hoy babae, huwag mo kong pagsalitaan ng ganyan, ha? Hindi man ako makialam sa pagsasama nyo, alam ko, walang hahantungang maganda yon. Ikaw, ikaw talaga ang iksalanan ng lahat. Baka gusto ko, isa-isayin ko ang papukulang ko sa kasawa mo. Ewan ko kung di ka mapahiya. Wala akong papukulang. Alam ninyo yan. Naging mabuti akong asawa. Naging mabuti akong asawa. Yung anak ninyo, yun ang may pagkukulang. Hindi ako. Huwag mong sisisihin ang anak ko. Makatamaan ka sa akin. Sumasobra na kayo. Sumasobra na kayo. Saktan mo, kapatid ko. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Nalilakot ka ba? Nalilakot ka! Sige, ganduwag ka. Sige, matakot ka na ngayon. Mapakas yung dalawa. Dapat! Ikaw, bastos ka. Bastos ka! Mabastos ka! Ikaw!
Naging grabe ang pag-aaway na yon at nang dumating galing sa trabaho si Kaloy, hindi nag-aksaya ng panahon ang kanyang ina. Agad-agad itong nagsumbong. Ang dati nang maguloy, lalo pang gumulo. Tarantado ka! Pati nanay ko, hindi mo naging alam? Tanda ka na, no? Kung gusto mo manatili sa bahay na to, matuto kang gumalang. Naintindihan mo? At huwag niyo huwag mababastusin na nanay ko! Thank you.
Bahis ka na rin! Sumama ka sa aking magkapatid! Para matahimik ng buhay ko! Hindi mo ako! Lumahal ka! Ayaw mo, ha? Ayaw mo? Manood ka! Sinabi ko na huwag ka na pupunta rito. Ayoko na makita pagmumukha mo dito. Ano naman gusto mong gawin mo? Mangbubulabo ka? Manggugulo ka? Ano? Oh,
kong binuhusan ng gasolina, asawa mo. Nagbilib mo isip ko. Sinunog niya pa yung mga damit ko. Nambababae pa siya. Tapos yung mga pagkain namin sa bahay. Hinahakot niya. Para lang ibigay niya sa babae niya. Sinasaktan niya pa ako. Sige, isalay sa'yo mga nangyari. Naghanap po ako ng gasolina. Tapos, pinuntahan ko siya. Nung nakita niya ako, nagalit siya sa akin. Sinaktan niya ako. Pinagmumura niya ako. Ayun. Ibinuhos ko ang gasolina sa katawan niya. Kinuha ko yung poster. Tinapong ko sa kanya. Kasi hanggang sa nakita ko, pinagmasdan lang ko na lang yung nagliliyab na yung buong kasuotan niya. Umamin si Upeng sa kanyang ginawang pagbuhos ng gasolina sa kanyang asawang si Kaloy at ang pagkasindi niya ng posporo na naging sanhi ng pagningas ng damit ni Kaloy. Si Kaloy na may nadala sa ospital at ayon sa mga doktor, second degree burns ang tinamo nito. Habang nakadetain si Upeng, si Kaloy na may nanatili sa ospital. Makaraan ng ilang araw, binawian ang buhay si Kaloy dahil sa pulmonya na itinuring na komplikasyon ng kanyang pagkakasunog. Ate, susama ka ba sa libel? Kung gusto mo, pwede ko namang subukan na makiusap dyan eh. Pwede tayong humingi ng pass. Ayaw ko na siyang makita. Adora si Bugot. Kamusta na? Ayun. Iyak ng iyak eh. Lagi ako tinatanong kung bakit daw ganun. Eh, yung tatay daw niya namatay na, tapos pati ikaw nawala. Kamala na ang anak ko. Hindi na lang kasi kita maintindihan ito eh. Kasi ganyan eh. Hindi ka nag-iisip eh. Masyado kang padalos-dalos. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin? Ikaw naman nagsabi sa akin na lumaban ako ah. Oo. Ano ba sinabi mo huwag na ako magpa-ate? Oh, sinabi ko nga yun, pero hindi ko sinabing sunugin mo yung asawa mo. Oo, sinabi ko rin. Sinabi ko lumaban ka, pero sa tamang paraan. Ate, itong ginawa mo ngayon, talo na tayo eh. Tapos, ito pang isa pang kapalpakan na ginawa mo. Umamin namin ka pa dyan sa mga pulis na yan. Eh, sinatamanta na ako eh.
na alam ko anong gagawin ko. Dora? Kailan ang hearing? Hindi ko alam bakit. Eto, Tal. Nandito na rin naman tayo sa... Nandito na tayo, inapasubo na tayo. Sige, Te. Tutuloy natin yung laban. Sige, bahala na. Akalain mo bang sabihin, kahit daw mapatunayan na siyang sumunog kay Kaloy, ay hindi siya mananagot sa mga nangyari? Dahil pulmonya naman ang kinamatay ni Kaloy. At nakita nilang umiinom ito ng alak habang na-confine. Mrs., may sinasabi sa ating batas na ang tao'y may pananagutan sa lahat ng tuwiran. Natural at logical na naibubunga ng isang maling gawa. Kahit pa ang naturang resulta ay nangyari ng di sinasadya. Ang ibig sabihin, hindi makaiiwas ang tao sa pananagutan ng maaaring ibunga ng anumang kanyang maling gawain. Bagamat pulmonya ang kagyat na dahilan ng pagkamatay ni Kaloy, sinabi ng korte na hindi siya magkakapulmonya kung hindi siya nagtamo ng sunog o second degree burns sa katawan na siyang ginawa ni Upeng. Ang isang taong nakagawa ng kamalian ay mananagot sa lahat ng posible at natural na kahihinatnan ng kanyang ginawa, kahit na ito ay iba kaysa sa kanyang intensyong gawin. Kahit na ang isang tao'y nakasugat lamang, pero kung pagkaraan naman ay namatay ang nasugatan dahil sa sugat na tinamo, siya'y mananagot pa rin sa pagkamatay kahit may iba pang posibleng sanhi nito. Ito ang doktrinang umiiral sa ating bansa. Kung ibang doktrina ang papairalin, madali at maraming makakalusot na mga salarin sa pangangatwiran lamang na ang ginawa nila'y hindi naman ang kagyat na sanhi ng pagkamatay. Kaya't si Upeng ay napatunayang nagkasala ng parricide at nahatulang mabilanggo ng hindi kukulangin sa 30 taon o reklusyon perpetua. Ang pagpapasyensya ay sadya yatang mahirap. Pero mas mahirap din naman kung tayo'y mawawalan ng pasensya. Higit na mabigat ang kahihinatnan nito. Kaya't bago po tayo bumigay sa silakbo ng damdamin at tuluyan mawalan ng pasensya, bumilang muna tayo ng napakaraming beses para tayo'y huminahon at makapag-isip. Hanggang dito na lang pong muli, pero hindi rito natatapos ang ating kabanata. Hindi sapat na malaman natin ang aral sa bawat kabanatang ating napapanood. Higit na mahalaga na gamitin natin ang mga aral na ito bilang gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito pong muli si Atty. Jose Sison, na laging nagpapaalala sa inyo, kapag may katwiran,
ipaglaban mo. Problema ngayon eh. Pag nalaman ng biyanan mo na itinakas ko lang si Bobo. Kinuha ko lang siya sa eskwelahan. Naisipan kong puslitin siya dahil, saka gusto akong magkita muna kayo bago ka malipat sa koreksyonal. Ate. Tagal lang pa yun. Tagal na matagal pa. Nay, bakit mo ganito? Bakit mo kailangan kayong ikulong? Alam mo, anak. Nagkamali ako eh. Mayroon mga nagawa ang nanay na hindi tama. Pero alam mo na, pinagsisisihan ko na yun eh. Totoo yun. Niwala ka sa akin. Alam mo, nagbabait na nga ako eh. Gusto ko ipakita sa kanila na mabait naman ako ng mga tao. Mabait naman talaga ako eh. Kaya lang, para sana makalabas ako agad. Magkasama na tayo. Para magkasama na tayo ulit, diba? Yung hindi magkikita.
ko kakalimutan ang nanay, ha? Hindi ko mo kayo kakalimutan. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal kita, ano? Sa'yo ang bigay sa piling mo, sinta di kitang pagdurusan. Madilim na kahapon, di ko na alintana dahil sa'yo. Sinta, buhay ko ay nang bago.